Hello guys, good day. I'm here ulit, Mindtech PH. And ngayon guys, is may tuturo ako sa inyong tricks. So tricks to kung paano pabilisin mag-charge ang inyong cellphone. So kung kayo ay namamroblema kasi nga napakatagal i-charge at ma-full ng cellphone nyo, inaabot ng 3 to 4 hours or mahigit pa bago ma-full charge, ngayon may tuturo akong napakalupit na tricks na magiging fast charging talaga ang cellphone nyo. So make sure nang napanoorin yung video hanggang matapos, huwag kayo mag-skip para malaman nyo at masundan nyo yung mga gagawin natin pasunod-sunod. Simulan na natin, pagkatapos ng aking intro. So yan guys, bago tayo magsimula, sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si Mindtech PH, gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection at aga-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. So kung gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to at click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. So guys, bago tayo magsimula, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng solid supporters ng Mindtech PH. Road to 60k subscribers na tayo guys, so maraming salamat sa inyong lahat. Malapit na tayo mag 60k at sana umabot tayo ng 100k subscribers para makamit na natin yung silver play button ng YouTube. So nagpapasalamat ako una sa Panginoon at sa inyong lahat. Hindi mabubuo yung channel natin na Mindtech PH kung wala yung solid na suporta nyo. Sa mga solid supporters ng Mindtech PH, sa mga napadaan lang sa aking channel, at sa mga hindi nagsusubscribe, mag-subscribe na kayo guys para lagi kayo updated. At sa mga bashers, maraming salamat sa inyo. So guys, magsimula na tayo. Alam ko guys, nakakaranas kayo na sobrang tagal ma-full ang cellphone nyo. Sobrang bagal mag-charge, inaabot ng 3 to 4 hours or mahigit pa. Yung iba nga is nag-overnight charging, pinapaabot ng 8 oras o mahigit pa. Kasi gusto nila ma-full talaga yung cellphone natin. Yung problema dito guys, napakatagal i-charge pero napakabilis malubat. Ngayon guys, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano pabilisin mag-charge ang inyong cellphone. So gagawin nating fast charging. Legit to guys na talagang bibilis mag-charge. And at the same time, tatagal siya malubat. So kukunat yung battery niya. Una natin gagawin guys, punta tayo sa Play Store. Click natin tong Play Store. Then punta tayo guys sa search engine ng Play Store. So click natin tong search engine. Then i-search natin or i-type natin dito yung Fast Charging Pro. So yan yung isa-search natin guys, Fast Charging Pro. Search natin. Then ito siya, click natin yan. So ito yung hahanapin nyo guys sa Play Store. I-type nyo lang yung Fast Charging Pro. So pro na siya guys, talagang legit siya. At kung makikita nyo yung downloads niya, meron na siyang 1 million plus downloads. So ang napakalupit nito guys kasi nito lang siyang 2021 ni-release. Pero meron na siyang 1 million plus downloads kagad. So ibig sabihin guys, legit siya at talagang gumagana. Then kung makikita nyo yung stars niya, 4.7. Meron din siyang 16k reviews. So mapapansin nyo yung ratings niya, halos malapit na sa 5, 4.7. Talagang gumagana yung application. Then kung magbabasa kayo ng mga reviews, halos puro positive comments yung nakalagay. Patunay lamang yan na talagang satisfied yung mga nagda-download ng Fast Charging Pro. So ang gagawin natin guys, una, i-download muna natin at i-install yung Fast Charging Pro. Huwag muna kayo mag-skip sa video guys kasi may ipapaliwanag ako sa inyo para mas maging effective talaga yung pag-charge natin ng mabilis. Pag-download nyo natin install, punta lang kayo dun sa application. So ito yon, Fast Charging Pro, click natin yan. Then sa unang click natin, ito kaagad yung bubungad sa inyo. Dito nyo makikita yung battery percentage ng cellphone. So sa akin makikita nyo 21%. Then dito, remaining time na charging count. So ngayon wala pa siyang nakalagay sa remaining time kasi nga kaka-download lang natin ng application. Dito nyo rin makikita kung ano yung naka-plug, kung on battery ba or AC. So ngayon nakikita nyo on battery kasi hindi ko pa siya sina-charge. Dito nyo rin makikita yung temperature. Yung temperature niya is 35 degrees Celsius or 95 degrees Fahrenheit. So yung normal talaga na temperature ng isang device or cellphone is around 34 to 38 degrees Celsius. Pag lumagpas na dyan, ibig sabihin guys, nag-overheat na yan. Dito nyo rin makikita yung health, kung good pa ba yung battery ng cellphone nyo. Dito nyo rin makikita yung charging current, yung voltage, capacity. So yung capacity ng battery ng cellphone ko is 5,000 mAh. Dito nyo rin makikita yung technology, lithium ion, then yung model ng cellphone nyo.
So guys, paano ba gamitin to para bumilis mag-charge yung cellphone natin at the same time, tumagal at kumunat yung battery? So guys, napakasimple lang. Ang una natin gagawin para bumilis mag-charge yung cellphone natin, una, i-click natin tong accelerate. Okay? So click natin tong accelerate. Then pag clinic na natin yung accelerate, yan yung lalabas. So nakalagay dito, bad. So guys, kaya nakalagay bad kasi nga, palobat na tayo. 21% na lang. Kaya bad na yung nakalagay. So ibig sabihin, kailangan na natin i-charge yung cellphone natin. So paano nga pa bumilis at maging fast charging yung cellphone natin? Napakasimple guys. Una, may makikita kayo ditong detect brightness. So ang gagawin lang natin dito sa detect brightness, click natin yung accelerate dyan. Click natin. Then pag na-click natin yung accelerate, dito tayo dederecho. Ang gawin natin, i-auto brightness natin siya. So i-on natin yung auto brightness, then back natin. Sunod guys, nakalagay detect system sync. Turn off system sync to speed up charging. So ang gagawin natin, i-turn off daw natin yung system sync. So click lang natin yung accelerate. Then pag na-click na natin yung accelerate, i-turn off natin yung auto sync. Turn off natin. Then pag tinurn off natin siya, yan yung lalabas. Click nyo lang yung okay. So hindi ko siya ito-turn off muna guys kasi baka hindi pumasok yung mga notification sa Gmail, Facebook at mga social media accounts ko. Okay, so cancel lang natin. Pero sa inyo, ang gagawin nyo, i-turn off nyo yung auto sync data. Okay, so back lang natin. Sunod, dito sa detect fast charging shortcut. So i-click natin yung accelerate. Then click nyo yung add. Para pag clinic nyo yung add, automatic makikita nyo na yung logo ng start charging dito. Okay, so pag clinic mo itong start charging, nakalagay no power adapter connected, nakalagay sa baba. So kailangan natin isaksak yung charger ng cellphone natin. So ang napakalupit ito guys, pag ginamit mo to, kung i-compare mo sa dati mong pag-charge, is talagang bibilis. And ang kagandahan dito guys, makikita mo dito yung exact details kung kailan mabulobat or mabu-full charge. So yan guys, ganun lang yung gagawin natin. Una, pag na-download na yung application, click nyo lang yung accelerate. Then, may lalabas dyan na mga nakalagay sa gilid, accelerate. So itong may mga check dito, katulad ng detect fast charging shortcut, detect overheat, detect Bluetooth, detect GPS, detect brightness, detect power sources, and detect system sync. So lahat dyan dito may check. Simula dito sa detect system sync hanggang detect fast charging shortcut, lahat dyan dapat may check. Then halimbawa lahat na yan may check, na-accelerate nyo na, ang gagawin nyo guys, isaksak nyo na yung charger ng cellphone nyo. Okay? So ganun lang kasimple guys. Then pagmasdan nyo at i-compare nyo yung dati nyong pag-charge sa ngayon na nag-charge kayo gamit itong application. At sigurado ako guys, garantisado 100% gagana. Bibilis talaga mag-charge, magiging fast charging nyo yung cellphone nyo, and at the same time, makunat siya. Hindi siya katulad ng hilaw na charge na parang na full charge siya, pero pag ginamit mo, is napakabilis malubat. Siya, mabilis siya mag-charge, pero makunat siya. Kung mag-i-reverse niya, yung pangyayari. So kung dati, nag-charge ka, napakatagal at napakabilis malubat, ngayon, mag-charge ka ng mabilis, pero matagal siya malubat. Sundin nyo lang yung sinabi ko guys, at automatic mararanasan nyo na yung fast charging ng cellphone, na hindi na kayo kailangan bumili pa ng fast charger, at hindi na gumastos pa ng pambili ng bagong cellphone, para lang maranasan natin yung fast charging. So sana guys, na-update kayo sa aking latest update regarding sa kung paano pabilisin mag-charge ang cellphone nyo and at the same time, patagalin malubat. Once again naman, TechPH, thank you and God bless all. So yan guys, special shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Pinili Barang Kongkang, Jobet Guadalupe, Daniel Dais, Crispin Ubasa, Rysel Sacramento, at GB Philippines. Shoutout sa lahat ng solid supporters at bashers.